Pag ng Panginoon, bayan ngayon nagtitipon upang pagsalungan ng kaligtasan. Handa ng kayo sa tanan. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali po, Padre. Ngayon ay 21 ng Hunyo, ginugunita natin si San Luis Gonzaga na manata sa Diyos. Siya po ay Jesuit Scholastic. At sa gulang na 18 taon, siya po ay naging Hesuita. Yung nung po siya'y bata pa, namulat siya 9 taon, ano, kung ano ba ang kabanalan. Kaya nilisan niya ang marangyang pamumuhay at desidido siyang panuntunan ang pagsunod sa Diyos. At nung siya po ay maging Hesuita Scholastic, ay tumutulong po siya sa kapakanan ng mga may sakit. Yung kanyang pamilyang binagbuhatan ay marangya. Sa katunayan po ay relative ng Medici family at ng Roma. At isa sa kanyang kaanak din ay si King Philip II ng Espanya. Ano? Ang layaw at luho, iniwanan niya. At yung kanyang mamanahin, ibinigay niya sa kanyang kapatid. At bilang Hesuita, sa murang gulang po niya ay siya naging spiritual director at devoted po siya sa banal na Eucharistia, sa interior prayer at gayon din sa mga kawanggawa. Siya po ay santo patron ng mga kabataan at mga mag-aaral sa kolehiyo at mga pamantasan. At noon pong mayroon ng plague o salot na maraming buhay ang namatay, siya po ay nahawa. Ano? At sa gulang na 23, siya ay sumakabilang buhay. Magpagayunpaman po ay naroon ang kanyang napakagandang halimbawa. Ano ba ang pamumuhay Kristiyano na mayroong kabanalan? Ngayon po ay tayo'y nasa 2nd araw ng nobena sa karangalan ni San Pedro San Pablo. Pagkaganitong Miyerkules, may debosyon din tayo sa Mahal na Birhen Maria, ina ng laging saklolo. At kung kayo po ay namamanata kay St. John the Baptist, 7th araw ngayon ng nobena, o kaya naman kung kayo'y nagtitriduo, ay unang araw ng pagtitriduo. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang, at humingi kita sa Diyos ng grasya ng kapatawaran, higit na katapatan at kalinisan ng kalooban.
May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Cristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa ng sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdal linis. Sa magitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudbod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi
at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan, siyang itataas. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking arat, ang mata ko'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay. Ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo,
huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Muli isa pong maganda at punong-puno ng biyayang tanghali sa inyong lahat. Kung kayo po ay matatas ang kamalayan, ay itong pagbasa natin ay binasa rin ito noong Miyerkules ng Abo, simula ng panahon ng Kwaresma. At binanggit doon yung three pillars of holiness: prayer, fasting, and almsgiving. Yan po ang mga pinagbabatayan na mga tinatawag nating piety o mga haliging pangkabanalan na dapat nating iangkop at i-develop sa ating pong pagkatao. Nabanggit ko po si Saint Aloysius Gonzaga, galing sa angkan ng Marangya, Malahari. Tanyag sila sa lipunan, pero yung kanyang ina, iminulat siya sa murang gulang sa kabanalan. 9 taon, gulang niya. Alam na niya ang mga pangunahing dapat tupdin upang maging mabuting tao. Naalaala ko yung salitang good and effective parenting. Pakibigkas po natin. Good and effective parenting. Yung ating mapanagutan at epektibong pagkamagulang, yung ating pagiging ninong at ninang sa ating mga anak at inaanak, imumulat, ililiwanag upang maunawaan ano ba ang buhay Kristiyano. Naalala ko pagka bubuklatin mo yung aklat ng Biblia sa Romans chapter 12, naroon yung buhay Kristiyano. Sa 1 Corinthians 13, naroon yung 17 kahulugan ng ano ang pag-ibig at ano ang pamumuhay sa pag-ibig. Saan mo ba hahanapin ngayon yan? Huwag mong sasabihin sa cellphone po, sa television po o sa monitor, ay ikay magkakandaligaw-ligaw kung hindi mo ipapanuto ang iyong buhay. Kaya nga, ang ating pong pagdiriwang ay tumatawag sa atin to authenticity. Pagkat alam nating laganap sa ating mundo ang peke, huwad at pagpapanggap. Kaya nga kung ikay gagawa ng mabuti, ay huwag mo na itong idaampas sa press conference o kaya ay magpapaepal ka na para bagang naroon, ito yatang karsadang ito ay pagawa ko. Itong proyektong ito ay sa aking administrasyon.
pero mas malaki pa yata ang kinukurakot kaysa sa ating inilalagay na pondo diyan sa kalsada o sa tulay na yan. Inililigaw tayo. Dinidenggoy tayo. Kaya nga, what is the motivation behind all these projects? Display. Ano? Epal. Nag-TikTok ka laang ay ilalagay mo pa sa Facebook. At kung anong aliwaswas at animad version. Kaya nga, we need to develop what is genuine in our relationship with God. Ilantad mo ang iyong budhi. Naalala ko yung opening antiphon. Dalisay na puso, maayos na pamumuhay. Pakibigkas po natin muli. Dalisay na puso, maayos na pamumuhay. Binanggit ang pagpananalangin. Go inside the room. Ang ibig sabihin po noon, hindi yung papasok ka doon sa silid, kundi pumunta ka sa kalibliban ng iyong pagkatao, ng iyong puso, at doon ka manalangin. Kaya ito'y call to interiority. Pakibigkas nating muli. Call to interiority. Pagkat doon mo makakausap, mapapanagpo ang Diyos sa kalibliban ng iyong puso. Then binanggit yung paglilimos. Walang fanfare o yung tinatawag nating mga patalastas. Huwag ipagmakaingay kung ika'y nagdodonasyon. Yung iba po ay kahit sa bakod nilalagay pa donated by. Ano po ang ating merito? Ay maging yung pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay hindi lamang yung ikaw ay hindi nakain o nainom, kundi ito'y cleansing of body and soul. Pakibigkas po nating muli. Cleansing of body and soul. Yung doktor, pag ika'y pinagsabihang mag-fasting, ay merong pakay para yung blood chem mo ay ma-ascertain kung ano ang humalo na virus sa iyong katauhan. Yung iba na may kilalaan nag-a-fasting, nag-a-diet para ikaw niya maging sexy o macho ang dating o arrive. Pero let us go beyond the physical. We need to go inside of you para ma-determine natin kung talagang yung ating layunin, yung ating ninanasa ay talagang pangkabutihan ng buo nating pagkatao. Yan nga, body and soul. Bodily integrity. Shun away all pretensions and encumbrances of sin and death. Kaya si San Aloysius Gonzaga sa kanyang pananalangin, praying and devoting himself to God, instead of studying the lives of the rich and famous, he read about the saints rather than make friends with powerful people. He spent time with holy people. Kaya sa gulang na 18 taon, nagkamayroon din po ng pandemya sa Europa. Naalala ko yung
bubonic plague, talagang salot, nakaka-contaminate ng pamumuhay ng tao. Naalala ko yung inyong COVID. Marami na kitang injection. And yet, we are susceptible to the virus. At mayroon pa po yatang idadagdag pang vaccination. Pero huwag nating kalilimutan yung virus ng kasalanan, ng plunder and corruption. Matindi yun. Kasi pag kumain ka, nilamon mo ay galing sa pinagnakawan, ay kay nagiging talagang garapal. Kaya itong ating lipunan ay talagang kinakailangan ng in-depth cleansing. Ang ating political landscape needs cleansing. Pagkat ang mga kadimonyohan, evils, the germs and virus of evil ay talagang detrimental sa ating sanity. Pagkat mahalaga po, we see no evil, we hear no evil, we feel no evil. Kaya talagang transforming. Napapanahon yung ating pagnonobena kay St. John the Baptist, ang santo patron ng Quiapo. Ang santo patron po ng Quiapo, hindi Jesus Nazareno, si St. John the Baptist, pagkat yun ay St. John the Baptist Parish. Ang ating Metro Manila, dedicated to St. John the Baptist, not just San Juan. Dito ay meron tayong pamayanan dyan sa may highway dyan, St. John, St. Thomas, na looking or beholding what is authentic. Yun po ang mahalaga sa buhay natin, na hindi natin na-overlook what is happening within us. The necessary prescription that will usher us to holiness. Batang-batang scholastic, Jesuita, si San Aloysius Gonzaga. Magandang booster so that we could be able at least acquire the necessary steps onward to holiness. As we travel together as a people of God, biyahing langit, ecclesia, viatorum, simbahang naglalakbay, we are supposed to be guided by the necessary example of our parents, of our ninong and ninang. The point of reference wherein we could travel like the ways of Santo Padre Pio, ang mahal na Birhen Maria, ina ng laging saklolo na aakay sa atin bilang maliwanag na talang tumatanglaw sa paglalakbay sa buhay. Totoo po, we will be experiencing a lot of trials, difficulties. At yung darating na linggo, yan din ang usap. Huwag tayong mangamba o matakot. At pagpapalain tayo ng Diyos. Ang kailangan lamang po natin ay merong kitang maliwanag na kalidad ng ugnay sa Diyos. Yung talagang maliwanag na kalidad. How true and authentic is our relationship with God? It is a disposition, a question of interior motive,
in our ways. Naalala ko yung salitang ako ang daan. Yun ang binanggit ni Jesus. Kaya na tumutukoy sa ating ways of doing and ways of thinking. Ako ang katotohanan. Eh saan ba nagabatay ang ating pamumuhay? Sa katotohanan ba? Naalala ko yung salitang decorum, na very necessary prescription as ethical norms sa ating profession. Kaya nga, ang mga simple na katulad ng bata, childlike, humble, walang pride and arrogance or superficiality and artificiality. Kaya nga, payak. Kaya nga, ang Diyos ay nagpakababa upang magmahal, upang magligtas, upang magbigay buhay. We should not be afraid of embarking the way to holiness. Hindi natakot si San Aloysius Gonzaga sa salot. Kahit siya'y inasabihan ng kanyang superior ay mag-iingat ka dyan sa iyong gawain. Naalala ko si Mother Teresa, yun din po ang ginaya para pulutin yung kinaadwaan ng lipunan. Hindi para pumatay, kundi para magbigay buhay at maghanda para pumunta sa kabilang buhay. So it is a sense of mercy, the quality of holiness that we need to strive for. Kaya life can be hard sometimes, but turn to the saints to see how they responded. Read about this holy and brave people. Ask them to pray for you and they will be at your side ministering to you. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama. Tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasamba at namamahal sa'yo. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami ay makadulog katulad ni San Luis na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa?
Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa magitan ng anak mong si Hesukristo, kami naliligid na mga banal na tao, sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, inakpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob niya ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami, tanan, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa na nagpapagaling sa kanyang surgical operation at nagpiprepare din po sa mga susunod na gampaning gawain, lalo na ang World Youth Day, at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan, mga pamilya, at gayon din po ang mga nasa iba't ibang ministries, advocacy for social justice and peace, non-violence communication, environmental concern and care, and promotion for life and the rest of God's creation. Yung pong mga nasa public and government service, maging yung mga nasa private activities and institution, ang mga nasa sektor ng pagsasaka, ang mga mangingisda, yaong mga naghahanap buhay sa karagatan, sa iba't ibang panig ng mundo, maging ang mga manggagawa, ang mga nasa iba't ibang propesyon, yaong pong mga nag-aalaga ng mga may sakit, lalo na sa mga hospitals, clinics, at sa maralita nating tahanan na inaasikaso ang mga nakatatanda at yung mga mayroong na-stroke, ano, lalo na yung may blood clotting, ano, katulad ni Abner for his wellness and healing, mga isinasamo nating dasal kay Santo Padre Pio, the people commended for our intentions and prayers, the devotees to Saint John the Baptist, our Mother of Perpetual Health, Saint Peter and Saint Paul, maging yung pong mga nasa pook na mayroong digmaan, mayroong mga nag-minister sa kanila, yung mga apektado ng lindol, sunog, salot, pandemya, at ang iba't iba pa pong mga kawanggawang pangkatauan at kawanggawang pangkaluluwa sa diwa ng alay kapwa. At yung atin din pong mga birthday celebrators, anniversary celebrators. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Yung aking pong commissioned reader na pumanaw, si Ate Emma Marciano Layag, na nakaburol po ngayon sa Mugpog. Maging yung mga yumaon nating Josecito, mga taong naging bahagi ng ating buhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ina ng laging saklolo, ni San Jose na kanyang kanis-nisang esposo, kaisa ng mga apostol
San Pedro, San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Bautista, San Aloysius, na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahabakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayan kayo ng kapayapaan at Wednesday blessing sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Nanggaling sa kalangitan ang pagkaing ibinigay, pagkaing ng anghel lamang ngayon pinagsasaluhan ng taong nakikinabang. Ito ang kordero ng Diyos, to nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako arapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Strength are you alone, my
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Our love is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of Tayo po'y magsitayo. Pakisama rin po sa ating panalangin si Father Aloy Alinyo, yung aking kumpadreng pare na nakasama ko sa Project 6. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrarchina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay, lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung niyo pong mapapansin, ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo tigit sa osteria. Pinapalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar.
mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa Kapilya na ng San Pedro, ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedule noong nagdaan taon pa at nagkataong napasabay naman sa pag-asaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyari makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa paglilinaw at katanungan. Ika-anim, sa 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa 9 na umaga na pangungunahan na obispo ng Malaysia at 4 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at panatili natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pagkikisa sa pagpakasakit, kamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po ay patuloy na humihingi ng inyong panalangin, pagmamahal, donasyon, tulong sa aming ipinagagawang bahay pari na magsisilbing tahanan na mga nakatatanda at mga may karamdaman naming mga pari. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, pinagdiwang na humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. Thank you po. Mayon at ipahayag kanyang pagkalinga at habag, isa buhay, pag-ibig at